morning, guys. Nagagatas kami ngayon sa umaga. So, mangunguha tayo dito, guys, ng wild onion. If nakikita nyo yan, guys, yung mga may bulaklak na puti, yan ay wild onions. So, madami sila dito, guys. Meron pa doon sa kabilang side, dito. Pero dito kami mangunguha ngayon at itatry natin kasi ito ay edible daw from the bulb sa ilalim sa root until sa bulaklak niya. So, pwede siyang kainin. At madami dito. So, ito, guys. Titingnan natin yung ilalim niya. Ito yung loob niya. Ang amoy niya, guys, sobrang garlicky talaga. Pero, tinatawag siya na wild onion. Pero minsan, tinatawag din siyang wild garlic. Kasi nga, parehas sila ng bulaklak ng wild garlic na nakakain din. Pero ito yung bulb niya. So, ito yung bulb sa ilalim na mukha talaga siyang onion. Yung maliliit na onion. Yung wild garlic naman is para siyang clove sa ilalim. At yung distinction naman ng wild garlic is yung dahon niya medyo mataba na flat. And ito is pahaba siya. So, yun yung pagkakaiba nila. Titingnan natin dito kung mabubunot ko yung until yung bulb niya. Ay, naputol. Naputol. Lagay natin dito. Try ko ha. Try ko ulit bunutin siya na hindi napuputol yung bulb. Kasi gusto ko na makita niyo yung bulb. Yan. Try natin. Yan, guys. If nakikita niyo yung ilalim, yan yung bulb niya. Yung kulay puti. May mga iba na malalaki yung bulb. May mga iba na maliliit pa lang. Yan. So, hindi ko pa ito na-try. Hindi pa naman ito na-try na kainin before. Pero, I'm pretty sure na edible siya kasi maraming nagsasabi. And then, ni-research ko din siya. Dito ko lang din ito nakita, guys. Doon sa kabilang farm na pinagtatrabuhuan namin, walang ganito doon eh. I think, tumutubo siya sa medyo mabasang lugar. Ay, naputol ulit. So, nag-harvest tayo ng parang tanim natin, no? So, ito, guys, wild lang talaga ito. Hindi natin ito tinanim. Wild lang ito, pero ha-harvestin natin siya. Kahit ito, pati yung root niya. I mean, yung bulb niya. Ah, napati, putol. Ayan, no? Yung bulb. So, lahat ito, nakakain siya. If you can, kung maamoy niyo lang siya, sobrang bango. Ah, di na natapos. Kinahanglan mo pala itong kuwan, Vi. Pero seasonal naman, Vi. Ah, summer lang. Spring. Spring? Ayan. Ayan, guys. I-harvest ko yung mga ano, bulb. Kasi masarap yung leak. Mga bulb. Baligyan nato na, seasonal mukha na. Yes, it's seasonal. Dirita madato. Madami pa, sobrang dami. Meron pa doon sa kabilang area. Ito yung mga na-harvest ko. And lulutuin natin siya mamaya. Guys, madami siya. Alright, let's go! Ito na, guys, yung mga nahugasan ko na mga wild onions. Yan.
So, magluluto ako ngayon ng wild onion soup and mag-fry siguro ako ng ibang ganito. Hi guys, nagkakausin lang ako. Parang yung hapon, mababait yung mga baka namin at hindi mo na kailangan pag-chase sa loob sila. Yung isa-isahin mo silang palabasin kasi sila lalabas na talaga sila sa paddock. Dito lang doon sa previous farm namin kung saan sobrang hili pa ng farm and sobrang tigas ng ulo ng mga baka. Pero dito, flat yung farm and madali lang kunin yung mga baka. Tapos maganda pa yung residual nila. Maraming mga pagkain na pwede mong makuha sa wild dito sa New Zealand, guys. Even that one, yan is tinatawag nilang watercress. Nilalagay nila sa sabaw, and minsan, ginagawang salad. Nakatikim na kami ng ganyan, pero hindi namin nagustuhan yung lasa niya kasi para siyang, may distinct siyang lasa eh, na hindi ko gusto. So, hindi ko siya ma-explain kung anong lasa niya, pero yun. Hindi namin siya gusto, pero madami siya dito. Tulad nung wild onion na kinuha ko kahapon, madami pa nun dito sa farm. And hindi alam ng employer namin na may wild onion siya dito. Naamoy lang doon niya minsan. Kasi pag first bloom ng wild onion, naamoy mo yung garlicky na naamoy sa kanya. Even if yun bang pwede na siyang kunin. So pagkatapos ito, kapag nakalabas na itong mga baka namin, kailangan ko pa rin pumasok sa loob para i-check yung pada kung may nahiwan ba or kung may nahulog ba sa... Kasi meron dyan sa gilid, guys. Meron siyang parte ng farm na may parang siyang stream or river na maliit. So kailangan mo siyang i-check talaga every after getting the cows in. Especially in the morning kapag... kasi tuwing umaga, madilim pa, diba? Hindi mo pa... nakikita yung mga baka kahit sa malayo, hindi mo nakikita kung nakalabas na silang lahat. Kaya kailangan mo talagang i-check. Ito guys, dito meron ding mga wild onions. Ayan, yan yung wild onions. Pero yan is, na siya, matanda na kasi kita nyo naman yung kulay niya. So, tumutubo sila sa malalamig at merong malapit sa river. Katulad nito, may stream dyan, kaya dito siya tumubo. Meron pa doon, may isa oh. Ayan. Pero mas madami doon sa kabila kung saan ako kumuha. And meron din ditong blackberries. Maraming blackberries dito guys, kaso wala pa siyang bunga. Hindi pa niya, season ng blackberry. So ito yung dahon ng blackberry. Ayan. I-film ko kapag namunga na siya guys at kapag mag-harvest ulit tayo para lang ding atin, no? Parang tinanim lang din natin. So ayan, ito meron din dito, pero yan, matanda na din siya kasi may puntik-puntik na eh, kaya doon ako kumukuha ng wild onion sa kabila. Ang ganda ng view dito guys, tingnan nyo oh. Ayan na sila guys, papasok na sila sa yard. Nagsisimula na si Mike na maggatas. Come on, love. Doon. So, nakauwi na po kami ng bahay kanina pa. Magluluto ako later on. Iluluto ko na yung nakuha natin ng mga wild onions kanina. And siguro, hindi ko na siya mapapakita sa inyo kasi isa-search ko pa kung anong the best na recipe for it. And then, kapag natikman ko na siya, kung masarap siya para sa recipe na yun, i-share ko siya sa inyo. And then, mag-shoutout nga pala ako para sa mga tao na nagpapa-shoutout. Hindi ito madami. So, let's start with Sir Mike and Regan from Dubai. Nagpapa-shoutout sila. So, hello sa inyo, Sir Mike and Regan. Hello kay Sir Mark Gerson Yakapin. Thank you, sir, for watching. Kay Ma'am Jean Esteban. Hello, ma'am. Thank you po for watching. Kay Ma'am Michelle Fiskilis from Australia. Sana na-pronounce ko yung family name niyo po ng tama. And then, kay Sir Benedict from UK. Hello, sir. Thank you so much for watching. And then, belated happy birthday kay Ma'am Grace Zulieta Tanyo. Nagpapagreet yung husband niyo po sa inyo. Late na po yung greetings ko sa inyo, ma'am, kasi na-upload ko na yung video nung nag-comment si sir. But, I wish you a happy birthday. Next one is to Ma'am Yanien, Wawa, Wanda, and Kicks. Hello sa inyo.
Kay Ma'am Merlin Tamayo from Binondo, Manila. Hello ma'am, thank you so much po for watching. Kay Sir Empoy Cabisote, hello sir, thank you for watching. And kay Sir Ferdinand Saliganan. Hello sir, maraming salamat pa sa panonood. And that is it for this video guys. This is a short one. I hope nag-enjoy kayo. And I will try my best to film again later. I will try my best to film again later on. Ang pula-pula ko na. Nasunog na ako sa araw guys. Sobrang init kasi ngayon guys. Kaya ang pula-pula ko na. But it's not that bad kapag hindi masyadong harap sa araw. Kasi nasa sinag ako ng araw din dito yung araw eh. But yeah, anyway, thank you so much guys for watching. I hope that you enjoy this video and sana i-share nyo sa mga kaibigan nyo and mag-comment kayo sa baba. And don't forget to hit the subscribe button if hindi pa kayo nakapag-subscribe and click the notification bell na rin para always kayong notified kapag may new upload ako. So maraming salamat sa inyo. God bless you all. Bye! So ayan na guys. Nag-cook na yung ating wild onion. Tapos nililito ako ng some steak para kung like. And yung sakalitong, nililito ko yung kalitura.